Manila sa DWIZ882. Inihahatid namin sa inyo ang IZ Balita. Ang mga pinakamalalaki, pinakamainit, bago at komprehensibong balita. Kasama ang buong pwersa ng DWIZ Patrol. IZ Balita. IZ Balita. Nationwide. Nationwide. Ating mga balita. Pagbabakuna sa edad 5 hanggang 11, aarangkada na ngayong araw. DWIZ! Bar examinees na lumabag sa honor code dinisqualify ng Korte Suprema. DWIZ! Sa ika-6 na sunod na linggo, presyo ng mga produktong petrolyo muling tumaas. DWIZ! Individual patay matapos araruhin ang 2 sasakyan sa Cagayan. DWIZ! Balita sa iba, yung dagat, lalaki sa US, sinatulan ng habang buhay na pagkakakulong dahil sa away sa... mayonnaise. DWIZ! Balitang pangkalusugan, benepisyo at epekto ng lemon water, ating alamin. DWIZ! At sa ating showbiz balita, aba, ang Kuwait pinigil ang paglalabas ng pelikulang Death on the Nile na pinagbibitahan ni Gal Gadot. DWIZ! IZ! IZ Balita! IZ Balita Nationwide! Magandang umaga, maayong buntag, Luzon, Visayas at Mindanao. Araw ngayon ng Lunes, ikapito sa buwan ng Pebrero taong 2022. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Magandang umaga, ako po si Joanna Luna. Ako naman, J. Mark Dagala. COVID-19 Update. Pinas sa mahigit 8,000 bagong kaso ng COVID-19 sa bansa. Batay sa datos ng Department of Health o DOH, nasa 8,361 ang bagong kaso na naitala, kung saan pumalo na sa 3,609,568 na kabuang kaso ng COVID-19. Mula sa nasabing bilang, aabot sa 126,227 ang aktibong kaso ng virus. Habang nadagdagan naman ng mahigit 18,000 ang mga gumaling kahit pumalo na sa 3,428,815 ang total recoveries. Mula sa nakapagtala naman ng 312 bagong nasawi sa sakit kahit pumalo na sa 54,526 ang total death toll. COVID-19 update. IZ Balita Nationwide. Hindi dapat magpakampante ang publiko sa kabila ng bumababang bilang ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon kay Octa Research Fellow Professor Dr. Guido David, posibleng mas bumaba pa ang bilang ng naitatalang kaso ng COVID-19 kada araw, pero hindi dapat isawalang bahala ng publiko ang transmisyon ng nakakahawang sakit. Mas panatag kasi ngayon na lumabas ng bahay ang mga residente matapos luwagan ng restriksyon at isailalim sa Alert Level 2 ang Metro Manila dahil sa mababang kaso ng COVID-19. Sa pahayag ng ilang mga residente, naging panatag sila dahil sa mataas na vaccination rate kung saan umabot na sa mahigit 59 milyong Pilipino ang fully vaccinated na at mga nagpa-booster shot. Sinabi naman ni David na sa darating na araw ng mga puso ay maaaring sumampa na lang sa 5,000 ang kabuang bilang ng mga karagdagang kaso ng COVID-19 kada araw, habang 1,000 naman bago matapos ang buwan ng Pebrero sa buong bansa. Dagdag pa ni David na sa susunod na mga linggo ay posibleng nasa low-risk classification na lang ang maraming lugar sa bansa kung patuloy na susunod sa health protocols ang bawat isa. Nanawagan naman ang pamahalaang lungsod ng Baguio sa Interagency Task Force o IATF na ibaba na sa Alert Level 2 mula sa Alert Level 3 ang kanilang quarantine status dahil rin sa umaayos sa sitwasyon ng COVID-19 sa lungsod. Ayon kay Baguio City Mayor Benjamin Magalong, ang patuloy na pagbaba o patuloy na bumababa ang case reproduction number sa Baguio City matapos nitong tumaas nitong Enero 3 mula sa dating 693 ay nasa 141 na lamang. Sa ulat ng City Health Office ng Baguio City, Pebrero 2 nang makapagtala ang lungsod ng epidemic risk level na nasa moderate risk, batay na rin sa average daily attack rate o ADAR at 2 linggong growth rate nitong Pebrero at Primero. Napatid na bumagsak ang average daily attack rate o ADAR sa Baguio City na sa 74 sa kada 100,000 populasyon mula sa 98 sa kada 100,000
habang ang 2-week growth rate naman ay bumaba sa negative 29% mula sa dating 187%. National at mga lokal ng pamahalaan sa bansa para sa pag-arangkada ng pediatric COVID-19 vaccination sa edad 5 hanggang 11 ngayong araw, Pebrero 7. Ayon kay Vaccine Czar at National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Secretary Carlito Galvez Jr., handa na ang 6 na vaccination sites sa Metro Manila at 2 sa Region 4A. Mismong si Galvez ang mangunguna sa ceremonial vaccination na gaganapin sa National Children's Hospital mamayang alas 9 ng umaga at bandang alas 2 ng hapon naman sa Sky Dome SM North EDSA sa lungsod ng Quezon. Kabilang pa sa mga pagdarausan ng pediatric vaccination sa nasabing age group, ang Philippine Heart Center, Philippine Children's Medical Center, Phil Oil Gym sa San Juan, at Manila Zoo sa lungsod ng Maynila. Nagpaabot naman ang pasasalamat ng kalihim sa suportang ipinakikita ng mga magulang, lalo na ang Philippine Pediatric Society. Samantala, naghahanda na rin ang pamahalaan para sa national vaccination rollout sa Pebrero 14. Nasa kalahating milyong kabataan na sa edad 5 hanggang 11 ang magpapabakuna sa pagsisimula ng pediatric COVID-19 na vaccination ngayong araw, Pebrero 7. Sa pahayag ni National Vaccination Operations Center co-lead convener Dr. Kisha Lorraine Rosario, sisimulan araw ang vaccination drive kung saan maraming kabataan sa nasabing age group ang nagparehistro sa laban sa nakahawang sakit. Sinabi pa ni Rosario na hindi pa nakukuha ang kabuuang datos dahil karamihan sa mga kabataan ay hindi umano dumaan sa digital registration. Nabatid na 38 vaccination sites sa Metro Manila, 5 sa Central Luzon, 3 sa Calabarzon at 1 sa Cotabato City ang nakahanda para sa nasabing rollout. Bukod pa riyan ay isinailalim din sa dagdag na pagsasanay ang healthcare workers para sa pagbibigay ng bakunang Pfizer na ligtas sa tangkop ng ang formulation para sa mga kabataan. Sinabi naman ni Dr. Mirna Kabutahe ng National Vaccination Operations Center na 170,000 kabataan na nakapagparehistro online para sa ikakasang vaccination rollout sa Metro Manila. Tanging 1,000 lamang ay nasa mababakunahan sa unang araw nito na gagawin sa 6 na pilot sites. Nagpaalala naman si Kabutahe sa mga magulang na kumuha ng tamang impormasyon sa mga health worker para magkaroon ng informed consent sa pagpayag ng mga mababakunahan ang kanilang mga anak. Nabatid na nasa 30 milyon dose ng bakuna ang binili ng pamahalaan para sa pediatric vaccination rollout ngayong araw. Department of Health o DOH na walang karapatan na malalabag sa gagawing pagbabakuna kontra COVID-19 sa mga batang nasa edad 5 hanggang 11. Paliwanag ni Health Undersecretary Mirna Kabutahe, chairperson ng National Vaccination Operations Center, na hindi naman mandatory ang pagbabakuna sa mga bata. Dagdag pa ni Kabutahe, kagaya lamang rin ito ng pagbabakuna sa edad 12 hanggang 17 na kailangan ng consent form na may pirma ng magulang habang ang bata ay may kailangan ding sagutan na assent form. Samantala, ipinapaliwanag rin umano sa mga magulang ang mga mangyayari sa pagbabakuna gaya ng benepisyo at side effects nito. Muli ring tiniyak ng Health Undersecretary na ligtas ang bakuna at wala dapat ipangamba kahit na emergency use authorization pa lamang ang mayroon sa mga bakunang ito dahil mas lamang ang benepisyo nito kaysa panganib. Samantala, tiniyak naman ng Philippine Pediatric Society at ng Pediatric Infectious Disease Society of the Philippines sa mga magulang ang pagiging epektibo at mabisa ng mga bakuna kontra COVID-19 para sa mga kabataang edad 5 hanggang 11. Batay sa isinagawang pivotal vaccine trial sa nasabing age group, naging epektibo ang bakuna na sa 70% na pumipigil upang maging symptomatic sa COVID-19 ng mga kabataan. Wala naman na itong adverse event o pagkasawi matapos ang pagbabakuna. Ilan sa mga kadalasang epekto ay ang pananakit sa injection site o sa lugar kung saan itinurok ang bakuna, pagkapagod, pananakit ng ulo na may tuturing namang normal. Nitong Biyernes ng gabi dumating ang unang batch sa mga Pfizer COVID-19 vaccine sa bansa na gagamitin para sa nasabing age group.
Manila City LGU sa unang araw ng pagsisimula ng pediatric vaccination sa mga batang edad 5 hanggang 11 na isasagawa sa Manila Zoo. Nabatid na abot sa 30,000 Pfizer vaccine ang dumating sa Maynila para plansyahin ang planong pagbabakuna sa nasabing age group. Dahil dito, hinimok ng pamahalaang lokal ng Maynila ang mga magulang at guardians na kaagad na pabakunahan ang kanilang mga anak upang matiyak ang proteksyon ng mga bata laban sa COVID-19. Aabot naman sa 9,711 mga pre-registered na mga kabataang nasa edad 5 hanggang 11 ang mababahagina ng mga bakuna kontra COVID-19 sa lungsod ng Taguig. Ang mga naturang kabataan ay nakarehistro sa TRACE o Taguig Registry for Access Engagement. Nasasamahan ang kanilang mga magulang at nakatatanggap ng mga bakuna mula alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon sa SM Ora sa SMX Convention Center at Lakeshore Vaccination Hub. Malasirkus ang tema ng naturang vaccination site upang maaliw ang mga bata habang at mapawi ang kanilang takot sa mga bakuna. Hinimok naman ang lokal na pamahalaan ang mga magulang na ipabakuna ang kanilang mga anak upang makaiwas sa banta ng COVID-19. Pamahalaang lokal ng San Juan City na mabakunahan ang nasa 1,300 batang edad 5 hanggang 11 sa pagsisimula ng pediatric vaccination ngayong araw. Ayon sa San Juan City LGUs, tuturukan ng mga nasabing age group ng low dose ng COVID-19 sa tulong ng Pfizer vaccine kung saan nasa 6,200 na mga bata ang nagparehistro sa vaccine program. Umabot naman sa 1,800 ang bilang ng mga bata na nasabing age group ang nagparehistro din mula sa ibang lungsod o lalawigan. Upang malibang ang mga bata ay isasagawa ang pagbabakuna ngayong araw sa vaccination site sa San Juan City ng Children's Party Team na dinisenyo mismo ng lokal na pamahalaan. Naglagay din ang mga cosplayers kung saan maraming mga nakasuot ng superheroes, clowns, balloonist at magicians upang malibang ang mga batang babakunahan. Bukod pa dito, magkakaroon rin ng film screening at mamamahagi sila ng mga coloring sheets upang hindi mainip habang naghihintay ang mga batang babakunahan kung saan sakaling matapos ang pagbabakuna ay muli silang makakatanggap ng mga loot bags. Maglalagay din ng harang o divider ang actual vaccination area upang hindi makita ang mga batang binabakunahan at para maiwasan na magkaroon ng anxiety ang mga batang babakunahan. Target ng lokal na pamahalaan na matapos ang pagbabakuna sa loob lamang ng 5 araw. Magbubukas ang 2 vaccination site ang lokal na pamahalaan ng lungsod ng Valenzuela para sa pag-arangkada ngayong araw, Pebrero 7, ng pilot implementation ng pediatric vaccination sa mga edad 5 hanggang 11. Kabilang sa mga pagdarausan ng bakunahan ay ang Pasolo Elementary School para sa mga naninirahan sa unang distrito at Mulinta Elementary School naman sa second district. Maaari naman magparehistro ang mga magulang na residente ng lungsod sa valtrace.upcase.net at hintayin ang mensahe o tawag mula sa VCVax staff. Mahigpit ding ipatutupad ang by appointment vaccination at hanggang 2 magulang o guardian lamang ang papayagang umalalay sa mga batang babakunahan. Nagpaalala rin ang Valenzuela LGU na huwag kalimutan ang birth certificate ng kanilang mga anak at ID ng mga magulang o guardian o anumang patunay ng proof of relationship. Samantala, mga vaccinator isinailalim na sa retraining bago ang pag-arangkada ng pagbabakuna sa pediatric age group. Detalye na balita ay atin ni Patrol 17, Jopel Peleño. Isinailalim sa retraining o muling pagsasanay ang lahat ng mga vaccinator para sa pagbabakuna ng mga batang nasa 5 hanggang 11 taong gulang na umarangkada na ngayong araw, Pebrero 7, taong 2022 o February 7, 2022. Sa laging handa briefing, sinabi ni National Vaccination Operation Center, co-lead at medical specialist 2, Dr. Kisha Lorraine Rosario, na ito'y upang masiguro na magiging maingat ang pagbabakuna sa age group na ito, lalo na't reformulated ang Pfizer vaccine na ibinibigay sa kanila. Payag ni Rosario, niretraining ang kanilang mga vaccinator dahil may ibang protocols ang pagtuturok ng vaccine para sa 5 years old to 11 years old kumpara sa 12 years old pataas. Kabilang ani sa mga ginawang pagsasanay ang tamang paraan ng pagbabakuna, paano ang preparasyon
at paano ang wastong paghandle ng reformulated vaccine na ito na may mas mababang dosage. Tiniyak naman ni Rosario na very safe o napakaligtas ng formulation ng vaccine na ituturok sa mga 5 hanggang 11 taong gulang at akma talaga aniya ito para sa kanilang edad. Ito si Patrol 17 Chopel Pileño nag-uulat para sa Impilang May Torong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Maraming salamat Patrol 17 Jopel Pileño. Samantala, parental authority pagdating sa pagbabakuna sa mga bata, hindi maaaring agawin ng DOA. Ulat-yati ni Patrol 19, Selly Ortega Bueno. May karapatan ang mga magulang na magpasya sa kalusugan at kaligtasan ng kanilang mga anak, kaya ta hindi uubra na agawin ng gobyerno ang parental authority sa pagbabakuna sa mga bata. Ito iniyag ni Senator Amy Marcos makarang hindi nagustuhan ang inilabas na memorandum ng Department of Health kung saan may otorisasyon ng gobyerno na isnabin na ang paghingi ng permiso sa mga magulang kung mismo mga bata ang gustong magbabakuna. Sa ilalim na naturang memo, pwedeng umakto magulang ang gobyerno kapag ginusto magbabakuna ng isang bata pero ayaw siyang payagan ng kanyang mga magulang. Nakasaad sa memo na mga opisyal ng gobyerno bilang kanilang magulang ay kanila o pwede silang pumirma sa consent form gaya ng mga taga DSWD sa lungsod o munisipyo. Gayun ni Senator Marcos, maraming dapat ipaliwanag ang DOH. Hindi anya ito ang unang pagkakataon na nakagawa sila ng mabigat na kasalanan sa publiko. Matatanda ang ibinulgar noon ni Marcos ang isang administrative order ng Department of Health na humaharang sa mga manufacturer ng mga sin products sa pagbili ng mga bakuna sa harap ng kakapusan noon ng supply ng vaccine sa bansa. Gayun ni Marcos, umasa na lang tayo na itinutulak na mabakunahan ang mga bata para sa kanilang kapakanan at hindi para isalba ang naunang nabiling bakuna ng pamahalaan. Sa harap nito, nanawagan Senator Marcos sa nabigyang atensyon ang pahayag ng World Health Organization sa iba't ibang bansa na unahin munang magamit ang mataas na level ng bakuna sa mga grupong nasa high risk bago simulan ang pagbabakuna sa mga batang nasa edad 5 hanggang 17 taong gulang. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno, nagulat sa Impilang Metodong Lakas sa DWIZ. IZ Balita Nationwide. Mga sumuka po ng Pilipinas. DWIZ. Alas 7:21:30. IZ Balita Nationwide. Alas 7:23 ng umaga. DWIZ. Ito pa rin po ang IZ Balita Nationwide. Kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Joanna Luna. Ako naman J. Mark Tagala. Kunin natin ang balita ni Gilbert Perez, Patrol 13. Ang timong kaso ng COVID-19 sa Muntinlupa, mahigit 200 pa rin. Detalye ng balita, Patrol 13, Gilbert Perez. Mahigit 200 pa rin ang mga aktibong kaso ng COVID sa lungsod ng Muntinlupa. Ayon sa datos ng lokal na pamahalaan, nagkaroon ng 31 bagong recoveries. Kahit sumampa na sa 38,677 ang bilang ng mga gumaling sa infeksyon sa lungsod. Nabatid na nasa 39,530 naman ang total confirmed cases sa Muntinlupa. Habang umakit naman sa 604 ang nasawi dahil sa virus. Muli naman nanawagan ang LGU sa mga Muntinlupeños na magpabakuna at sumunod sa mga health protocol sa ilalim ng ipinatutupad na Alert Level 2 sa Metro Manila. Sa Patrol 13, Gilbert Perez nagulat para sa Impilang May Totong Lakas, DWIZ. IZ Balita Nationwide. Mabot na sa 80.25% o kana sa kabuuang 779,000 ang bilang ng mga guro at kawanin sa field offices at mga paaralan ng fully vaccinated na contra COVID-19. Ayon sa Department of Health o DOH, mula ito sa 970,730 na mas mataas kumpara noong Nobyembre 2021. Nagpasalamat naman sa Education Secretary Leonor Briones sa mga guro at kanilang mga tauhan dahil sa kanilang suporta sa vaccination effort ng pamahalaan.
Sinabi ng Kalihim na tanging mga bakunadong guro lamang ang papayagan lumahok sa expansion phase ng face-to-face classes o in-person classes na sisimulan sa Miyerkules, Pebrero 9. Muli namang hinikayat ang DepEd ang mga gurong hindi pa nababakunahan na magpaturok na ng bakuna upang maproteksyonan ang kanilang mga sarili sa COVID-19. Inaprobahan ng Sangguniang Panlalawigan ng Bataan isang ordinansa ang naglilimita sa paggalawan ng mga individual na hindi bakunado laban sa COVID-19. Pinirmahan ni Governor Albert Garcia ang Provincial Ordinance No. 2 Series of 2022 na ipinagbabawal ang paglabas ng bahay at pagsakay sa mga pampublikong transportasyon ng mga hindi bakunado. Gayunman, exempted rito ang mga nangangailangan ng essential goods at services pero dapat na magpakita ng katibayan na masusuportahan ang katwiran nito sa paglabas o paglalakbay. Sakop ng regulasyon ng mga hindi residente ng Bataan na nagtatrabaho at naglalakbay sa lalawigan. Samantala, ang mga lalabag sa ordinansa ay may mahaharap sa multang 5,000 piso o pagkakulong ng hindi hihigit sa isang taon o pareho sa tamang pagpapasya ng hukuman. Sinisimula na ngayong araw ang mobile vaccination drive na isasagawa ng Land Transportation Office sa kanilang tanggapan sa Cebu City. Ang 5 araw na arangkada para sa bakuna program ay isasagawa ngayong araw hanggang Pebrero 11, alas 7 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon. Ang mga gagamiting brand ng bakuna ay Sinovac at AstraZeneca. Sa mga target vaccines na kinabibilangan ng transport workers, commuters, mga kliyente ng LTO, bilang first, second at booster doses. Layunin na mapaigting pa ang vaccination efforts ng national government at mahikayat ang mga individual na hindi pa bakunado laban sa COVID-19. Ang ilang mga residente sa Maynila para bisitahin at enjoyin ang pagsiswimming sa Baseco Beach. Ito ay kasunod ng pagpapatupad ng IATF na muling ibaba ang National Capital Region o NCR sa Alert Level 2, bunsod na rin sa mababang bilang ng kaso ng COVID-19. Dahil dito, maraming pamilya ang naglaan ng oras upang pumunta at maligo sa nasabing beach para mabawasan ang nararamdamang init ng panahon. Diniskwalipika ng Korte Suprema ang ilang 2020 at 2021 bar examinees dahil umunoy sa paglabag sa honor code habang kumukuha ng pagsusulit. Ayon kay Supreme Court Associate Justice at Bar Chairperson Marvic Lunen, habang nangyayari ang pagsusulit, nakarating sa kanyang tanggapan na may ilang bar examinees ang pumasok sa testing site ang hindi nagdeklara na sila ay nagpositibo sa COVID-19. Bukod pa rito, may mga examinees din na nagpuslit umano ng mobile phone sa loob ng examination rooms at nag-access sa social media habang lunch break sa loob ng premises o paligid ng mga examination sites. Nilinaw naman ni Lunen na ang disqualification ng mga lumabag ay para lamang sa 2020-2021 bar exams. Umabot naman sa 11,378 law graduates ng pinagsamang batch 2020 at 2021 ang kumuha ng pagsusulit na makailang ulit na nakansela dahil sa pandemya. Professional Regulation Commission o PRC Chairperson Teofilo Filando Jr. na naghahanda ang kanilang ahensya para sa pagsasagawa ng computer-based licensure exam sa 8 kurso para matuloy ang mga pagsusulit sa kabila ng pandemya. Aniya, magiging hybrid ang psychology exam sa Pebrero 8 hanggang 9 kung saan ito ay computer-based para sa mga kukuha nito sa Metro Manila at desulat pa rin sa mga kukuha sa Cebu dahil sa problema sa internet connection. Bukod rito, nais ding ipatupad ng PRC ang nasabing exam para sa mga nais na kumuha ng Aeronautical Engineering, Dental Hygiene and Technology, Guidance Counseling, Metallurgical Engineering, Naval Architecture at Sanitary Engineering. Tinitingnan din ang ahensya ng kumuha ng serbisyo ng third party o ibang kumpanya para rito. Samantala, sinabi ni Pilando na kailangan ding isaalang-alang sa pagpapatupad ng computer-based exam ang dami ng mga kukuha nito. Naglabas kamakailan ng United States Federal Bureau of Investigation o FBI ng Most Wanted poster kung saan kasama rito si Pastor Apollo Carrion Quiboloy. Napasama si Quiboloy sa naturang listahan ng FBI dahil sa mga kaso ng sex trafficking at bulk cash smuggling.
Kinwestiyon naman ng legal counsel ni Kabuloy na si DWIC Anchor Attorney Ferdinand Tomasio kung bakit ngayon lang isinampa ang kaso laban sa kanya kung kailan nakaupo si Pangulong Rodrigo Duterte at papalapit ng halalan. Gate ni Tomasio, hindi malabo ang nataktika ito upang maapektuhan ang kandidatura ng anak ni Pangulong Duterte na si Vice Presidential Aspirant Mayor Sara Duterte. Samantala, tiniyak naman ang Chief State Counsel ng Department of Justice na ibabatay sa batas ang gagawin pagdinig sa extradition kay Kibuloy kapag hiniling ito ng Amerika kahit na kinikilala ang pastor na malapit na kaibigan ni Pangulong Duterte. Idudulog sa korte ng negosyanteng si Rose Nonolin ang utos na pag-aresto sa kanya ng Senate Blue Ribbon Committee kaugnay sa hindi niya pagdalo sa dalawang magkasunod na pagdinig sa multi-billion deal ng Parmalee Pharmaceutical Corporation o PPC at ng Department of Budget and Management. Magugunita na si Lin ay stockholder sa nagsara ng Parmalee Biological Pharmaceutical Company o PCPB na ayon sa komite ay may kaugnayan sa PPC. Ang kumpanyang nakakuha ng pinakamalaking bahagi ng umano'y maanomalyang multi-billion na kontrata para sa supply ng mga kagamitan laban sa COVID-19. Ayon sa abogado ni Lin na si Attorney Alma Malonga, walang ebidensya na magpapatunay na may kaugnayan ng PBPC sa PPC kahit pa lumabas sa investigasyon na may isang nagngangalang Watson Yen na tumatayong direktor sa parehong kumpanya. Samantala, tiniyak ni Malonga ang patuloy na kooperasyon ng kanyang kliyente sa Senado. Oras sa bunga po lang Pilipinas. DWIZ. Alas 7:32 ng umaga. IZ Balita Nationwide. Alas 7:35 ng umaga. DWIZ. Ang IZ Balita Nationwide, kami pa rin po ang inyong mga tagapagbalita. Ako po si Joanna Luna. Ako naman, J. Mark Dagala. DWIZ Bantay Halalan Coverage. Aminado ang Commission on Elections sa COMELEC na problema pa rin ang mababang voters turnout para sa overseas absentee voting. Ayon kay COMELEC spokesman James Jimenez, pirinyal kung tawagin niya na may tuturing ang nasabing suliranin. Paliwanag ni Jimenez, hirap kasi ang ilan sa mga Pilipino sa ibayong dagat na magtungo sa mga embahada o konsulada dahil malayo ito sa kanilang tinutuluyan. Ito ang niyang dahilan kaya't isinusulong ng COMELEC ang internet voting kung saan naniniwala sila na sa ganitong paraan ay mapapataas sila ang voters turnout. Dahil diyan umaasa ang COMELEC na may susumite na nila ang rekomendasyon tungkol sa internet voting para sa mga susunod na halalan at may konsidera ito ng Kongreso. Buying ng Commission on Elections sa COMELEC ang pamimigay ng ayuda ng mga kandidato sa pamamagitan ng raffle. Ayon kay COMELEC spokesman Director James Jimenez, mahigpit sila laban sa ganitong gawain dahil bawal ang uri ng pangunguha ng boto. Ang iba pang tulong na ibinibigay ng mga kandidato ay hindi rin papayagan. Hinikayat naman ni Jimenez ang publiko na maghain ng reklamo kapag nasaksihan ng vote buying sa kanilang lugar. Sa Martes, mag-uumpisa ang panahon ng kampanya sa bansa para sa 2022 election. Umalo na sa mayigit 800 individual ang inaresto ng Philippine National Police o PNP dahil sa pagdabag sa election gun ban. Ayon kay PNP spokesperson, Police Colonel Jean Fajardo Mayoria, o 9% ng mga nahuli ay pawang mga sibilyan. Habang may ilan na rito ang mula sa hanay ng Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines. Matapos ay hindi dalhin ang kanilang gun exemption proof kung saan pansamantalang kinumpiska ang kanilang mga baril. Matatandaan na nagsimula ang election gun ban noong Enero 9 upang maiwasan ang mga insidente ng krimen at karahasan na may kaugnayan sa halalan. Suportado ng malalaking pamilya sa Sultan Kudarat Province at Maguindanao Province ang tambalan ni na Presidential Aspirant Ferdinand Bongbong Marcos Jr. at Davao City Mayor at Vice Presidential Aspirant Sara Duterte. Kabilang sa mga nagpahayag ng suporta sa BBM Sara Unity, sina Maguindanao Governor Mariam Mangundadatu, Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangundadatu, Maguindanao Vice Governor Lester Sinsuat,
Member of Parliament Datu Tukaw Mastura, Sultan Kudarat Municipal Mayor Datu Shamin Mastura, Talayan Mayor Datu Ali Mintimbang at ilang mga kasalukuyan na tatakbong mga opisyal sa dalawang lalawigan. Dumalo sa pagdiriwang ng 5th Kudaraten Festival si Davao City Mayor Sebastian Bastel Duterte na humalili sa kanyang kapatid na si Sara, Ilocos Sur Narvacan Mayor at LMP President Chavit Singsong, Singson, dating Presidential Spokesperson at Senatorial Aspirant Harry Roque at mga kinatawan ng Tinggog Party List. Tiwala si Sultan Kudarat Governor Suharto Teng Mangundadatu na matutugunan ng Uni Team ang magagandang proyekto sa probinsya at mas mapapaigting ng dalawang pagkakaisa at kapayapaan sa rehiyon. Tiwala si Sultan Kudarat ibinahagi naman ni Member of Parliament Datu Tukaw Mastura ang kanyang naging karanasan kay dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. na nagtiwala sa kanya na pamunuan ng Sultan Kudarat matapos tumiwalag sa pagiging rebelde at magbalik loob sa pamahalaan para sa kapayapaan ng bansa. Ikinatuwa naman ni Marcos ang pakikipag-isa ng tinatawag na Family Alliance ng probinsya ng Sultan Kudarat at Mindanao sa pananawagan ng BBM Sara Unity ng pagkakaisa para sa sama-samang pagbangon ng bansa at pagbubukas ng pantay-pantay na at maraming oportunidad sa bawat rehiyon. Alas 7:40, 20 minuto bago ang alas 8. DWIZ Bantay Halalan Coverage. IC Balita Nationwide. Nilagdaan na ng Pilipinas at ng ang multibilyong pisong halaga ng kontrata sa pagitan ng Department of National Defense at Brahmos Aerospace Defense Company. Ito'y para magkaroon ng kakayahan ng Pilipinas sa ipagtanggol ng teritoryo at soberanya nito laban sa ibang bansa. Patatandaan na ilang mga isla maging ang iba pang mga features ang inagaw ng ibang mga bansa sa teritoryo ng Pilipinas dahil hindi sapat ang kakayahan nito na ipagtanggol laban sa mga mananakop. Batay sa ranking ng annual global firepower, sinusukat nito ang kakayahan ng militar ng bawat bansa kung saan nasa 51st ranggo ang Pilipinas mula sa 140 bansa sa mundo kung saan nakapagtala ang Pilipinas ng 0.81 power index batay na rin sa air, land at naval forces ng iba't ibang sandatahang lakas. Sa ilalim ng Administrasyon Duterte, naglaan ng 300 bilyong piso para sa AFP modernization batay na rin sa itinakda ng batas kung saan kabilang sa pondong inilaan ay ang missile frigates na BRP Jose Rizal at BRP Antonio Luna. Asahan na bukas ang ika-6 na taas singil sa presyo ng produktong petrolyo. Maglalaro sa 1 pesos 10 centavos hanggang 1 pesos 20 centavos ang dagdag singil sa presyo sa kada litro ng diesel. 1 pesos 15 centavos hanggang 1 pesos 20 centavos sa kada litro ng kerosene. Habang 1 pesos 10 centavos hanggang 1 pesos 30 centavos ang dagdag sa presyo ng kada litro ng gasolina. Ayon sa ilang kumpanya ng langis, ang taas singil sa presyo ng produktong petrolyo ay epekto ng lumalalang sitwasyon sa pagitan ng Russia at kalapit na bansa sa Europa kung saan posibleng magkaroon ng supply disruption o pagbabago sa supply ng langis sakaling magkagera. Linggo, bago sumapit ang araw ng mga puso, nagsisimula na magtaas o dumoble ang presyo ng mga bulaklak sa Dangwa Market sa Maynila. Ayon sa ilang flower vendor, tumaas ang presyo ng mga bulaklak dahil sa mataas na singil sa ipinapatong ng mga supplier. Ang kada bouquet ng rosas ay nagkakahalaga ng 1,300 sus mariose mula sa dating 500 to 600 pesos. Tumaas din ng 1,000 pesos ang dating 300 to 400 pesos na dosenang red roses. Nagmahal din ang iba pa mga klase ng bulaklak tulad ng pink roses na dating 300 to 400 pesos ay nasa 900 pesos na ang kada bouquet. Nasa 600 to 700 pesos naman ang kada bouquet ng sunflower na dati ay nasa 500 piso lamang. Sa ngayon ay matumal pa ang benta na, o kita ng mga vendor habang papalapit ang Valentine's Day. Pero kay Joanna, ang salit daw na bulaklak, isang kilong bigas na lang.
Oh, tama. Araw-araw, makakain pa. Ah, diba? Busog. Ayun. Samantala, magandang balita pa rin para sa mga single na empleyado ng Municipal Government ng General Luna sa Quezon Province, papayagan ang mga itong maghain ng leave sa darating na Valentine's Day. Ayon kay Mayor Matt Erwin Florido, alinsunod ito sa inilabas na executive order kung saan bibigyan ng mga empleyado ng oras na mag-reflect at hanapin ang kanilang true love. Kung papasok naman sa araw ng mga puso, bibigyan ito ng double pay. Para sa mga kwalipikado, magparehistro lamang sa Human Resource Office para sa pagsisiyasat kung wala ka ba talagang jowa. Noong nakaraang taon, nasa 43 ang single employee ng municipal government. Yes, pwede ka na mag-apply dito. Ay, hindi. Meron pala. May ano siya. Sinasabi niya sa akin, huwag kang maingay. Alas 7.44, 16 na sandali, bago ang alas 8. GWIC! Uy, asahan daw na ito ha. Mula sa Valentine's Day bulaklak, 'di ba? Ito. Baka mawala kayo ng tubig sa Valentine's Day. Inaasahan daw hong makararanas ng hanggang 12 oras na service interruption ng ilang mga piling consumer ng Maynila Water Services matapos sa maapektuhan na mataas na demand sa bagbag reservoir ang kanilang operasyon. Inanunsyo ng Maynila na makararanas ng low pressure o mahinang supply hanggang sa walang supply ng tubig ang kanilang mga nasasakupan sa lungsod ng Caloocan, Malabon, Makati, Paranaque at Quezon City. Naloko na. Samantala, humihingi naman ng paumanhin ng Maynilad dahil sa permission dulot ng naturang service interruption. Department of Environment and Natural Resources o DENR na kailangang higpitan ng gobyerno ang pagpapairal sa Solid Waste Management Act, partikular ang segregation at pagkolekta ng basura sa bansa. Ayon kay Environment Undersecretary Jonas Leones, tumaas ang dami ng healthcare waste sa 1,000 metrikong tonelada ang nakokolekta kada araw ngayong pandemic dahil sa mandatory ang paggamit ng face mask sa bansa. Anya, patuloy silang nakikipag-unayan sa iba't ibang lokalidad upang maitama ang segregation at pagtatapon ng basura. Samantala, layo nito na hindi makakaapekto sa kapaligiran at kalusugan ng mga tao ang mga naturang basura. Sa buong pulang Pilipinas, GWIC! Alas 7.46 ng umaga. IZ Balita Nationwide! Balita sa lapas ng bansa. Inatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo ang isang lalaki sa Estados Unidos matapos nitong patayin ang kanyang kaibigan sa gitna ng pag-aaway dahil sa Jesus Mario Joseph. Ang dami-dami pwedeng pag-awayan sa mundo. Bakit mayonnaise pa? Kinilala ang biktima na si Caleb Solberg, 30 anyos, habang ang suspect naman ay natukoy na si Christopher Eblasher na 29 anyos. Ayon sa mga otoridad, nagiinuman umano ang dalawa ng lagyan ni Eblasher ng mayonnaise ang pagkain ni Solberg at hindi ito magustuhan ng biktima kaya inauwi ito sa mainit ang pagtatalo at nang mapuno ang suspect, kinuha nito ang kanyang sasakyan truck at sinagasaan sa labas ng bar ang biktima. Sa ulat, buhay pa si Solberg matapos ang unang pagkasagasa nito, subalit inatrasan pa at inararo pang muli ng 2 beses upang masiguro ang kamatayan ng biktima. Dahil dito, hinatulan ng life imprisonment habang buhay na pagkakabilanggo ang suspect. Balitang pangkalusugan. Maraming benepisyong makukuha sa pag-inom ng lemon water dahil sa taglay nito ang pinakamataas na content ng vitamin C at minerals. Nakakatulong din ito sa ating mga muscles na nangihina at napapagod dahil taglay din ito ang potassium at calcium. Kabilang sa kayang kontrolin nito ay ang UTI at kidney stones, nakakatulong para mapaganda ang takbo o tibok ng ating mga puso, weight loss o pampapayat,
Strong immunity dahil mayroon din itong antioxidant na nagpapalakas ng katawan ng tao. At nakakaganda din ito sa kutis ng balat, matalas na paningin. Pero paalala ng mga eksperto na dapat ay limitado o hindi sobrang pag-inom nito dahil posibleng maging sanhi ng pangangasim ng sikmura o hyperacidity at nakakasira ng ngipin, magkakaroon ng pangingilo o erosion of teeth. Maaaring gumamit ng pichel at ilagay lamang ang kalahati hanggang isang buo ng lemon at mas mainam din kung sasama nito ng honey, pipino, luya o mint leaves, saka inumin pagkatapos kumain upang hindi sumakitan tiyan at hindi magkaroon ng diferensya sa katawan. Sa entertainment at trending news. Ano latest natin, Joanna? Eto, hindi mapapanood ng mga moviegoers sa Kuwait ang pelikula na adaptasyon ng Wooden It na Death on the Nile ni Agatha Christie. Ang naturang pelikula ay pinagbidahan ng mga Hollywood stars kabilang ang Israeli actress na si Gal Gadot. Ipinagbawal ng Kuwait ang pelikula dahil sa panawagan ng publiko sa social media na dapat ay ipalabas ngayong buwan mula sa Estados Unidos. Ayon kay Anwar Murad ng Information Ministry, ang desisyon na ginawa kasunod ng hiling ng taong bayan kaugnay pa rin sa papuri ni Gadot na sa hukbo ng Israel at ang kanyang pagpuna sa grupong terorista ng Hamas sa digmaan sa Gaza noong 2014. Ngayon, piano kasi pinapainit daw kasi ni Gal Gadot yung sigalot sa pagitan ng Palestina at ng Israel. Dahil hanggang ngayon, nag-aaway pa rin yung dalawang bansa na yan, lalo na dun sa yung isang pinagtatalo ng lugar doon. Kaya, gano'n pa man, kung titignan mo kasi yung trailer nung pelikula, may hango sa tunay na buhay yung kwento. Pero mas mabuti, mapanood na lang natin yan dito, pagdating naman dito yan sa Pilipinas. Updates at inside stories sa iba't ibang sports. Ito ang Real Sports. Real Sports ni Anthony Suntay. Okay, sa ating Real Sports, si Coach Stajica, support ang panawagan nito sa ating mga kababayan, sa ating lahat, suportahan natin ang ating malditas. Ang detalye, iahati natin ang Mr. Real Sports, Anthony Suntay. Anthony, good morning. Magandang umaga, J-Mark. Magandang umaga, Joanna. Tama kasi sinasabi mo. Alam mo kasi, ang lumalabas sa social media, ang dami mga nagre-reklamo na mga fans. Isipin mo, ang ganda na nga ng ginawa ng malditas, nakapag-qualify na yung Pilipinas para dito sa darating na World Cup na gaganapin sa Australia at saka sa New Zealand next year sa 2023. Pero ang dami nagsasabi, bakit ang dami mga field foreigners na naglalaro para sa atin? Kailangan naman sana isipin po nila na kaya nga sila field foreigners dahil kalahati po, Pilipino naman sila. Katulad ng majority of them, yung mga naglalaro sa Malditas, kaya kung maririnig mo yung kanilang mga pangalan, yung mga pangalan nila, maririnig mo is foreign sounding, kumbaga. Diba, meron McDaniel, meron Brown, meron Randall, meron Gilyu. Dahil kasi yung mga tatay po nila, mga foreigners, pero yung nanay po nila, mga Pilipina. So, Pilipino pa rin naman po sila. At kahapon, dumating na po yung Malditas, nandito na po sila sa Pilipinas, meron silang press conference sa may Makati area kahapon. At ngayon, ito yung sinabi ni Coach Tajik. Sabi niya, "It's my favorite moment as a coach simply because the adversity of this group had worked together. Nothing was handed to them. They had to work for everything as individuals to get to that point. So many struggles through their lives as an amateur, semi-pro, high school, or college players just to get to the sacrifice they made is really just phenomenal. When you see the amount of heart, the amount of spirit within each player as a unit, within the group, and the passion they have, I get a little bit incensed about the question about how Filipino they are. When you see the players at training and how much passion they played and how proud they represent the flag and what they carry in their hearts, I have no doubt how much Filipino they are. So nandito nga po sila katulad ni Kiara Fontanilla, Malaya Cesar at Katrina Gilyu are actually in the Philippines for the very first time kasi nga gusto nilang makita yung bansa ng kanilang nanay. At ngayon, suportahan naman po natin sila dahil talagang binibigay po nila lahat na maaari nilang maibigay para sa bansa. Anthony. Yes. May iba tayo dahil sure. Nung Friday, nagbukas na pala yung winter Olympics, ano?
Yes. Batay sa iyong monitoring, ano na bang latest dito sa Winter Olympics natin? Well, actually, ang minomonitor talaga natin si Asa Miller. Si Asa Miller, isa pa, ito na naman tayo. Phil Foreigner, yes. Phil Am siya, no? Na makakapag-compete. He's representing the Philippines. Eh, yung kanyang event will be later this week pa. Pero so, itong si Asa Miller, ang sinusundan natin, at eh, yung mga balibalita na lumalabas, eh, pagpunta niya doon, eh, noona, first two days, nag-acclimatize muna siya dahil lang galing siya sa US, eh, pumunta siya dito sa Asia, so iba yung time zone. Pagkatapos ng dalawang araw na pagpapahinga, eh, nakakapag-ensayo na rin siya, pumupunta na siya doon sa mga slopes dahil yung ano, skiing yung kanyang competition eh. So, ang lumalabas na report, ang sinasabi naman niya, medyo nakakapag-adapt na daw siya doon sa snow dahil iba daw yung quality ng snow na pinagpra-practicean daw niya doon sa may US at iba naman yung snow ng kanyang paglalaroan dito sa Beijing Olympics. Mm-hmm. So sabi naman niya, eh, so far so good at eh, pinagdadasal niya na maganda yung mangyayari doon sa pagdating ng kanyang event. Pero may mga ilang araw pa naman siya pwede mag-insayo bago nun, J-Mark. Ayun. So at least... nabigyan natin ng update yung sabi nga, recap yung ating mga kababayan dahil nga nitong weekend marami na ring kumbaga nitong last week pala nagbukas itong Winter Olympics. Salamat. Oh, tsaka marami na mga ibang events na ano na ginaganap. Yes. Pero yung syempre yung importante para sa atin yung lone Philippine representative natin na si Asa Miller. Yun ang kailangan natin bantayan. Nataasahan ka namin dyan. Thank you, Anthony. Okay, have a good week everybody. Para sa Real Sports, ito po Anthony Suntay. Real Sports ni Anthony Suntay sa DWIZ 882. At ito po ang mas todong lakas na pagbabalita na napakinggan sa buong bansa at sa buong mundo. Ito po ang DWIZ may todong lakas. Balitang sigurado. Dapat sa serbisyo. Sa komentaryo, numero 1. Kami po ang inyong naging tagapagbalita. Ako po si Joanna Luna. Ako naman, J. Magdagana, ang tabayanan, Attorney Trixie Cruz Angeles, Boss Conrad Banal, Kong Jonathan de la Cruz, sa Palatong Tunang Karambola sa DWIZ. IZ Balita. IZ Balita Nationwide.